Matinding balita, Attorney Harry Roque binuking na ang mga kabalbalan na patagong ginagawa ni First Lady Liza Araneta Marcos kung saan may hidden agenda pala ito kaya lumipad patungong UAE. Kamakailan nga lang ay ang 90 billion na pondo ng PhilHealth ginamit di umano bilang Maharlika Fund at ibinenta sa UAE, ngunit walang nabalitang naibalik na pera mula sa dineposito ng UAE sa Maharlika Fund. Tila nangangamoy na nga ang umaalingasaw ang mga pasikretong katiwalian na pinaggagawa ni Liza Marcos. Tila napakalaking halaga na nga ang nasimot ng mga ito, kaya naman walang nakikitang pagbabago at patuloy na marami pa rin ang naghihirap sa mamamayang Pilipino. Sukdulan na nga at walang tigil ang mga katiwalian, kaya naman kinakailangan na umanong aksyonan ang mga ito bago pa lumala. Yan nga ang mga tunghayan natin sa buong video. Ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa amin channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at nagbabagang balita sa ating bansa. Para naman sa iba pang mga detalye, panoorin at tapusin ang buong video at huwag kakalimutang mag-iwan ng komento. Major na sakit, mga benepisyo, pero anong ginawa, guys? Anong ginawa ni Liza Tanas? Inilipat niya sa MIF ang 90 billion at dinala niya sa UAE. At ibinenta pa niya. Alam nyo, hingi ako ng patawad sa inyo, ha. Nung didi-discuss si Maharlika Fund, binigyan ko ng benefit of the doubt ang gobyerno. Kasi sabi ko, wala naman sigurong masama kung magkakaroon tayo ng Maharlika Fund, kasi ang totoo lang, hindi tayo maka-invest dun sa mga investment instruments sa labas ng bansa. Kasi nga, may batas na lahat ng mga kita natin dito sa Pilipinas, dito lang sa Pilipinas may invest. So ang sabi ko, yung mga stock market sa Amerika at iba pang lugar na talaga namang mas malalakas kaysa sa Pilipinas, hindi tayo nagbebenepisyo. Pero sa totoo lang, gusto ko lang talagang suportahan yung Marcos administration kasi nga kasapi ako ng unit team. Pero sa totoo lang po, mali din talaga yung naging decision ng Kongreso na ang initial na kukuha na ng pondo ng Maharlika Fund ay yung ating mga pensyon sa GSIS, sa SSS at saka yung pondo ng Land Bank at DBP. Bakit mo isusugal ang pera ng mga retirado? Eh, hindi naman sigurado po na talagang kikita yung Maharlika Fund na yan. Bakit mo ilalagay sa alanganin ang inaasahan ng ating mga manggagawa pag sila'y tumanda o di naman kaya nagkasakit? In the same way, bakit yung pera ng Land Bank na nakalaan para sa ating mga magsasaka at yung pera ng DBP na nakalaan para sa mga maliit na mga negosyanteng Pilipino, bakit mo rin isisugal sa isang wealth fund? Eh, samantalang, kaya nga binuo yung pondo na yan para matulungan ang mga magsasaka at saka yung mga maliliit na negosyante sa atin. Ano ba talaga makikita natin dyan sa Maharlika Fund na yan? Ang argumento kasi, yung mga mayayamang bansa na mayroong mga langis, yan, nagkakaroon sila ng sovereign fund kasi hindi naman forever ang langis, mauubos din yan. Gaya ng malampayan natin na naubos na. So ang teorya, kapag naubos ng langis, at least meron silang pondo na palalakihin at hindi mawawalan ng kita yung mga mayayamang bansa. Pero ang totoong realidad, kapag ikaw ay naman hindi mayaman at wala kang pera na po pwedeng isugal, kasi sugal yung Maharlika Fund na yan, huwag mong ilagay sa alanganin ang pera ng mga retirees, ang pera ng magsasaka, ang pera ng mga maliit na mga negosyante. So sa totoo lang, mali talaga yung Maharlika Fund. Ngayon, pinasama pa nila lalo dahil bukod pa pala sa isusugal nila yung pera ng mga magsasaka, ng mga maliliit na mga entrepreneurs at yung pera ng mga retirado natin, pati pondo para sa kalusugan, isusugal din. Uulitin ko po, ha, ako ang pangunahing otor ng Universal Healthcare. Now, nakasaad po doon na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat mapunta yan sa benepisyo ng mga members o di naman kaya para pababain ang premiums. Hindi po yan dapat ibalik sa national coffers dahil hindi po talaga fundraising entity ang PhilHealth. Yan po talaga ay dapat nagbibigay benepisyo
Dahil lang talagang intention dyan, eh darating ang punto na malaki na yung pondo at lahat ng sakit at lahat ng gamot ay po pwede nang maibigay ng libre ng Estado. E sa ngayon, kakaunti lang pa lang talaga yung mga sakit na mayroong mga case rates, no? So meron nga po yan sa dialysis, meron yan sa mga maintenance medicine, pero napakarami pa pong mga sakit na hindi pa po nako-cover. So kung meron silang sobrang 90 billion, dapat ginasta po yan sa karagdagang benepisyo ng mga mahihirap. At sus, Mariosip naman, pumunta lang kayo sa kahit anong public hospital, alam ninyo na hindi po mauubusan ng mga nangangailangan ng medical na tulong. O di naman kaya, pababain ang premiums na itong taong na ito ay pinataas pa. E sabi nga ng batas eh, kung merong sobrang pondo, eh di pababain ang premiums. Eh ito, sobrang ang pondo, pinataas pa rin ang premiums, walang karagdagang benepisyo at gagamitin pa ngayon sa Maharlika Fund. Mali po yan. Labag sa batas yan. Unang-una, yung provision ng Universal Healthcare Law na hindi dapat gamitin yan kung hindi para lamang sa benepisyo at para pababain ang premiums. Pangalawa, meron kasi pong provision doon na kung hindi ako nagkakamali, 50% ng mga o 60% ng sin taxes dapat gamitin sa Universal Healthcare. At meron din yung provision na yung mga kita ng PAGCOR, kalahati, at saka kita ng PCSO dapat ibigay din sa Universal Healthcare. Ibig sabihin, talagang sinasubsidize natin ang Universal Healthcare para magkaroon ng mas maraming benepisyo o mas mababang kontribusyon. Hindi po yan dapat gamitin sa sugal gaya ng Maharlika Fund. So labag po yan talaga sa batas. Bagamat alam ko na yung maitim nilang balak na lapain ang pondo ng PhilHealth, ngayon lang po lumabas na napakasama pala nung more noble cause na sinasabi nila. Ito pala ay sa Maharlika Fund. Ano ang basehan ko na ito pala ay gagamitin para sa Maharlika Fund? Eh ito po eh, oh, may provision ngayon ang 2024 General Appropriation Fund na nagsasabi na excess fund balances of government-owned and controlled corporations can become the funding source for unprogrammed appropriation. At yung unprogrammed appropriation na yun, lumalabas, ay Maharlika Fund. Well, mali po yan kasi pagdating sa PhilHealth, wala po dapat silang excess funds. Sinasabi nila, ito daw ay pondo hindi na pakinabangan ng mga members. Well, pues, siguraduhin yung mapakinabangan ng mga members. Magbigay ko ng mas maraming benepisyo o di naman kaya huwag na kayong magtaas ng mga kontribusyon o di naman kaya huwag na kayong sumigil ng kontribusyon kung talagang sobra-sobra ang pera. So hindi po dapat ibalik yan sa National Treasury. At more reason, dahil yan po ay para sa kalusugan na ng mga maralita, hindi po dapat isugal yan sa Maharlika Fund. Eh kung napakagaling yung konsepto ng Maharlika Fund, bakit wala pang nangyayari dyan sa Maharlika Fund hanggang ngayon? Nung kairan lang, si First Lady Lampang nagpunta ni UAE para ibenta ang Maharlika Fund. Pero wala namang balita kung meron siyang naibalik na pera na idiniposito ng UAE sa Maharlika Fund. Yun ang masaklap, no? Binenta na nga, ibinenta na nga sa UAE, wala pa siyang naiuwi. Ibinenta na, talo pa. Ha? Yan ang masaklap, guys. Nagpunta ka ng UAE, nagpanggap ka, naging impostora ka, sumakay ka sa MIF, at ibinenta mo, at wala ka pang nakuha. Grabe talo mo dun. Grabe ka, ahas. Siyempre, bago pumasok kahit sino, miski gano'n pang kayaman, sisiguruduhin nila, nakikita yung pondo nila. Isa simula't simula, walang nangyari sa Maharlika Fund matapos bigyan ng napakataas na prioridad ng Kongreso yan. Wala naman nahita. At ngayon, isusugal pa nila yung para sa kalusugan ng lahat. Mali po yan. At akin naman pangako po, ngayong malinaw na kung saan gagastusin yan, eh pupunta tayo sa hukuman para yan po ay mapigil. Dahil ang aking pangako at ang aking intensyon nang isinulong natin ng Universal Healthcare, dapat wala na pong Pilipino na mamatay dahil lamang po sa kahirapan. At hindi po natin tatanggapin na yung pondo na nakalaan para huwag ikamatay ang kahirapan, isusugal pa sa Maharlika Fund na hindi naman natin alam kung sino talaga ang magbebenepisyo. Ano ibig sabihin ko dyan? Eh di ba, yung panahon ni ERAP, eh ginamit nila yung pera ng GSIS at SSS para pataasin ang stock ng isang kumpanya na lumalabas
eh pinagkakitaan din ng mga namumuno sa gobyerno. So ganyan ba ang mangyayari ngayon dito sa Maharlika Fund na gagamitin din ang pondo ng mga mamamayan na nakalaan para sa kanilang medical benefits para mapayaman ang ilang tao lamang sa gobyerno? Hindi po tayo papayag. In the same way na naninindigan tayo na hindi tayo pasusupil kahit ano pang paninira ang gawin nila, lalo lang lalakas ang boses natin na dapat itigil na itong adiktadurang Marcos, hindi tayo papayag na yung kaisa-isang batas natin na inalay para sa mga mahihirap ay masalawla ng mga magnanakaw sa adiktadurang administrasyon na ito. Pangako ko po yan. At hindi po tayo magpapasupil kahit patayin pa nila ako. Hindi nila ako nakuhang sirain sa internet. Well, sige po. Aalay po natin ang buhay natin. Hindi tayo susuko. Magsasalita tayo dahil winawalang yan yung lira po ang programa ng gobyerno na talaga bang will spell the difference between life or death dun sa mga hihirap. Laban po tayo. Lalaban po tayo, mga kaibigan. Yan po ang sinabi ni Attorney Harry Roque. Grabe na po talaga, no? Grabe po talaga paglapastangan nila sa taxpayers' money yan, eh. Kasi po, mga kaibigan, no? Si Attorney Harry Roque po, guys, siya po ang main sponsor, eh, no? Siya talaga ang primary sponsor po dyan sa universal healthcare po natin, mga kaibigan, sa Pilipinas. Kaya po, talagang galit na galit siya, guys. Pag ang pinag-uusapan po dito ang health, no? Mga health benefits po. Mga benepisyo ng ating mga kababayan, no, sa PhilHealth. Kaya po galit na galit siya, guys, kasi nga siya ang sumulat niyan, eh. Siya ang gumawa nito, guys, eh. Siya po ang brainchild nito, guys, itong si Attorney Harry Roque. Kaya hindi siya papayag, mga kaibigan, na ganun po ang mangyari. May nag-comment pa nga sa atin kanina si Nala Gapo, oh, Mrs. ko admits na admit daw sa hospital, 80,000 daw yung bill, tapos ang binayaran lang daw niya, guys, ang na-deduct lang daw sa 80,000 niya, 10,000 lang daw sa PhilHealth. Grabe, di ba? Kasi nga, corrupt, eh. Nala Gapo, kung malasakit center po kayo, malamang zero po ang babayaran niyo. Kaya magmalasakit center na lang kayo. Sigurado pa kayong wala kayong babayaran. Pati gamot, libre. Papakainin pa kayo dun. At bibigyan pa kayo ng allowance. Oo, ganun po sa malasakit center, mga kaibigan. So, tinan nyo, guys, ito ha. Real talk po yung sinasabi po ni Attorney Harry Roque, guys, no? Talagang totoong nangyari yan. Kaya po, ito si Attorney Harry Roque, guys, talagang nagagalit po siya, no? Personally, no? Personally, nagagalit po siya, mga kaibigan, dahil nga siya po ang sumulat nito, guys. Tapos binababoy lang nila yung universal healthcare natin. Na yan po ang pinaka number one po na kailangan natin pagdating po sa health. Kasi guys, kahit gaano kahit meron ka pang sweldo or meron kang ipon sa bangko, 'di ba, may pera ka, pero pag nagkasakit po ang tao, guys, unti-unti po mauubos ang ipon mo. Kaya nga, meron po tayong PhilHealth, meron tayong malasakit center. Kasi para yan sa mga kababayan natin na hindi talaga sila nakaka-afford pagdating po sa mga hospital bills. Lalo na pag yung mga major na sakit, no? Sakit sa atay, sakit sa yung mga nagda-dialysis, sakit sa bato, mga cancer po, kung ano-ano pang mga sakit, no? Na hindi po kaya ng mga maritang Pilipino. Kaya nga, sinulat niya ni Attorney Harry Roque. Kaya nagagalit siya, guys, pag talagang binawalang hiya po nila, mga kaibigan, ang mga benepisyo po ng ating mga kababayan. Kasi wala silang common sense, eh. Ewan ko lang kung may common sense ba talaga sila o sinasadya nila para makapag-mangulimbat ng pera ng taong bayan. Kasi ang 90 billion, guys, malaking pakinabang yan sa PhilHealth. Bakit po nila kinuha? At sinasabi nilang excess fund daw. Yun pala, itrinansfer pala nila o dinownload pala nila sa MIF. O yun, si Attorney Harry Roque nagsabi niyan, hindi sa akin yan, ha? Baka sabihin niyo, fake news ako. Yan po ang natuklasan ni Attorney Harry Roque. Yung 90 billion inilagay pala ni AHAS sa MIF.
Ngayon nagpunta siya ng UAE, di ba? Hindi naman to ano, hindi to fake news, nagpunta naman talaga siya ng UAE. At ibinenta niya ang MIF, nagpanggap siya doon, ewan ko kung anong pagpapanggap niya doon, niloko niya mga investors, niloko rin niya yung mga kababayan natin doon, ayun. Anong nangyari? Wala siyang nahita. Walang nangyari sa travel niya, guys. Nagsayang lang siya ng pera. Magkano yun? Kaya nga, itong si Attorney Harry Roque, guys, hindi mo maiwasan na magagalit talaga siya. Talagang umuusok po siya sa galit, nahahigh blood na nga daw siya eh. Di ba? Ganun po mga kaibigan, no? Napaka-importante po mga kaibigan, napaka-importante talaga guys na itong health benefits natin, ito dapat ang number one na aasikasuhin ng mga walang hiya kasi itong mga politiko natin eh. Yan ang sinasabi natin eh. Pag wala kasing political will, wala talaga guys eh. Magnanakaw at magnanakaw talaga sila. Kasi wala na po tayong leader eh. Wala kasi tayong leader na katulad ni Tatay Digong na talagang araw-araw siya nagbibigay ng ano, no? Nagbabanta siya araw-araw, nagbibigay siya ng babala, warning sa mga corrupt. Kasi nga, uunahin mo yung paglinis ng mga korap eh. Uunahin mo yan. Lilinisin mo muna bago ka mag... Mario, bago ka mag-invite ng mga investors, dapat lilinisin mo muna yung mga korap. Wala eh. So, ganun po mga kaibigan. Wala siyang posisyon. Sylvia Katakutan, wala siyang posisyon. Ni hindi nga siya appointed eh. Kasi lang, nag-impostor nga siya. Di ba? Na-topic na natin yan kagabi. Oh. Nagpanggap siya doon sa UAE. Nagpanggap. Niloko niya ang mga investors. Sa madaling salita, naging impostora po siya. Kasi nga, ang tinatanong dyan, ano ang ano mo? Ano ang papel mo doon sa UAE? Ano ang travel mo? Di ba sinabi na po ni Attorney Trixie yan? Question ni Attorney Trixie yan? Ano ang papel mo sa UAE? Ikaw ba appointed? Meron ka bang validation or certification or confirmation na ikaw ay appointed para makapunta ng UAE? Hindi po, wala po guys. Sumakay lang siya sa MIF, ginamit niya ang MIF para po makapagloko doon sa UAE. Yan ang sabi ha. Hindi po ako nagsabi niyan ha. Yan ang di umano'y balita na nasagap natin, no? At ito po'y binalita din or binigyan din ng reaction ni Attorney Trixie Cruz. Diba? Tinatanong kung anong ginagawa niya sa UAE. Ngayon, ito naman si Attorney Harry Roque, meron din siya natuklasan itong araw na to. Yun palang ginagawa nila sa UAE. Ginamit lang pala talaga nila. So, sino matutuwa niyan? Diba? Oo, wala po mandato. Wala mandato ang First Lady dyan, wala. Hindi siya karapat-dapat, pwera lang. Ito nga, sinasabi nga natin eh. Pwera lang kung talagang binigyan siya ng appointment, no, or appointed siya, pwede siya pumunta dun. Pero ang tanong, bakit ka nagtatago sa Maharlika Investment Fund? Kasi nga, meron silang agenda ng utang. Oo, yun ang sabi ha, di umano. Sabi ko, di umano, nangutang. Ngayon naman, ito namang sinasabi ni Atty. Harry Roque, ibinenta naman pala ang Maharlika Investment Fund, which is, meron daw pera sa PhilHealth at inilagay doon. Sus Marie Joseph, ubos ang pera. Di ba, nakuha nyo naman yung sinasabi ni Atty. Harry Roque, di ba? Oo. Klaro naman yung sinabi niya. Tayo po'y nag-e-echo lamang. Tayo po'y nagbibigay lang ng reaction sa sinasabi po ni Attorney Harry Roque. Billions, yes Susan, billions na naman to. Oh yes, Mario Swanson, kawawa talaga. Wala mandato First Lady, sabi ni Cynthia Tungol.
I am worldwide. Yun nga yun, I am worldwide eh. O June 30, wala na eh. July naman daw ngayon. Sige, tingin na lang natin. No? Supportahan na lang natin. Basta support lang po tayo guys kung ano pong mangyayari ha. Support lang tayo kung wala mang June. O, tapos na yung June eh. Ano na ngayon? July 3 na ngayon eh. Bukas po, no? 4th of July. Ha? Bukas po, happy 4th of July pala, no? Sino ba yung mga taga-Amerika dito? Sila ano? Si Boyete Galvan. O, happy 4th pala bukas. Ano pala? Holiday sa Amerika. O. Sila ang nakikinabang. Tayo ang nagbabayad. Yes? Taxpayers' money po yan, mga kaibigan. Sus Maria. Pera ng taong bayan yan. Ha? Imbis na may pakinabang yan sa mga ating mga mahihirap na kababayan, dahil marami pong may sakit ngayon. Oh. Grabe, marami may sakit ngayon, di ba? Tapos, gagamitin lang nila, ilulustay lang nila. O anong nangyari sa UAE? Wala. Gloria Malabanan, ayan, grabe na talaga, ubos na pera. Kaya nag-loan sa UAE, babayaran ng taong bayan. Oo, syempre, yung loan na yan, ang magbabayad yan tayo. Cynthia Tungol, baka bukas, Sir Foodie, may ganap. Oo, sana po, no? Meron naman talaga bukas, Cynthia Tungol, kasi 4th of July. I am worldwide. Hindi naman problema ang media, mas may power ang imbestigahan, Senador. Ang problema, binabayaran sila. Yan nga eh, yun nga yun. Binubusalan na kasi sila. Kaya media blackout po tayo, no? Wala po tayong maririnig sa ibang mga mainstream media. Tayo-tayo lang po nagbabalita dito, guys. Kasi kung ibabalita sa ng mainstream media niyan, diyari sila. Wala naman nagbabalita, tayo lang eh. Si Atty. Harry Roque lang nagsasabi. 'Di ba? Sila Ka Eric, sila Peter, kung sino-sino pa, sila Attorney Valera, Attorney Harry Roque, Attorney Panelo, SMNI, sa ibang mainstream po, wala. As in, wala. Media blackout po, mga kaibigan. Talagang news blackout, as in totally blackout. Wala ka talagang maririnig dun. Puro lang papuri dun. Puro papogi. Diba? Eh kami, syempre kami, mga vlogger lang naman tayo, diba? Hindi naman tayo, ano? Rosanna Rose, hello! Kaya nga, paano mo nga i-reach out? Oh, tama si Susan Aviles, no? Paano mo nga i-reach out? Yung gusto mong sabihin, kung yung media po, ayaw magsalita. Diba? Takip ang bibig, no? Nakadikit yung mga bibig, ayaw magsalita, ayaw nilang sabihin, ayaw nilang isiwalat ang totoong nangyayari sa UAE. Oo, pwede po mangyari yan, si Cynthia Tungol. Kasi nga, may prime media siya, di ba? Yung sa ABS-CBN, o sa kanya yun eh. Di ba, balita pa nga, binili na ni Tambi ang ABS-CBN? Di ba may balita po, binili na ni Tambaluslus yung ABS-CBN na yan? Di ba? Nabalita yung dati, yung sa Prime Media, nahuli siya. Dininay pa nga niya, di ba? Oh, pero nung dininay niya, nung sinerge po, andun yung pangalan niya. Siya nga talagang may-ari. Dininay pa ng unghang. Eh, tumahimik din naman yun. Ayoko, bakit tumahimik yun? Nalalan niyo yun, di ba? Yung Prime Media? Oh, siya yun eh. Siya may-ari niya ni. Mayaman yan, sobrang yaman yan si Tambaluslus. Apat nga mansyon yan, di ba? Sa ano, sa may Forbes ba yun? Sa may Forbes yata yung ano niya? Oh. Oh, kung buhay pa sana si Lapid, no? Susa, no? Kung buhay pa sana si Percy Lapid, si late Percy Lapid, naku, yari na yung mga yan. Kaya nga siya itinumbay. Oh, busog na busog sila, no? Rosanna Rose, no? Busog na busog sila sa pera ng bayan. Celso Facundo, karamihan ngayon sa media,
hampas lupa. Marley Noble, babayaran sila kaya wala nang magsasalita. 701 likes, pera ng bayan ang yaman niya. Cynthia Tungon, nakikisuyo po kami, baka pwede po tayo mag-likes guys ha. Sa ating pong mga suki dyan, sa mga kararating lang po dyan ha, baka pwede po tayo mag-likes guys at pakipindot po yung subscription dyan. Nakikita nyo yung subscription dyan, di ba? Pindutin nyo para po makapag-subscribe po kayo sa channel natin. No? Maraming salamat po. At pwede nyo i-share ang video guys ha. Once again po, walang bayad po mag-likes ha. Walang bayad yan, libre yan. Wala ding bayad mag-subscribe, kaya libre din yan. Kaya pindutin nyo na. Wala ding bayad mag-likes, no? At mag-share ng video. Kung ano pang inintay nyo guys, mag-likes na po tayo. Maraming salamat. Oo, may maraming nagtatago, ayaw naman mag-likes. Bago kayo magtago, mag-likes muna kayo. Ayan, maraming salamat ha. Nga nung dili man yun sila makulong, walang mga matitino na magpakakulong sa kanila. Angelita Ligara, hindi naman talaga, hindi man naman makukulong yung mga yan. Mayayaman kasi yung mga si, di ba? Kung si Duterte pa ang naging pangulo ngayon, malamang kulong na yung mga yan. Oo, may sariling jet. Oo, si Tambaloslos may jet yan. May aeroplano pa nga yan na malaki. 703 likes, ayan, sa Elena Kalapis, kaya sister is silent, baka di mas masasa Magic One in Ahas of 2025, kaya doon na rin lumuhod si Ahas ng drama pa, talking nonsense in public. Kapal din ang mukha ng ate na yan. Mag-likes po tayo guys, it's more fun in the Philippines indeed. Jane Blumblet, Marley Fajaret, mayaman po ang probinsya na, niya, bako-bako. Hindi mo lang mapaayos yung daan eh, no? Kapal talaga ng mukha itong Tambaloslos na to eh. Magic One, ayan, 722 likes. Good afternoon, Foodinet, at sa lahat, Rosamay Asiret, 735 likes. Glorious Mead, shoutout Sir Foodinet. Naka-like na, thank you very much, Glorious Mead. Leyan Yerama, Arnold Clavio, isa pa yan. Kakunchaba ni Lisa Fair. Oh, mga kakunchaba yung mga yan. Oo, bayad yung mga yan. Million-millionis po ang bayad sa mga yan. Hindi yan papayag na hindi milyon. Mercedita Sayo, ayan, walang nangyayaring pagkapuro salita lang, action ang dapat. Nakakataas lang ng BP pagkakarinig ng mga ganyan. Action na yan. Magkaisa mamamayan. Dalawa ang private jets ni Tamba. Oo, nako. Grabe yan, Susan. Grabe kayaman yan. May malasakit ba sa Cebu Foodinet? Lian Yerama, meron po. At dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacanang. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa gayon ay umayos na umano ang bansang Pilipinas. Para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below.